Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay itong hawak ko ngayon na timer delay on relay. So timer relay ang pag-uusapan natin ngayon. So guys, ang ganito kasi ang gusto ko kasing matutunan nyo guys is hindi yung nanggagaya lang kayo ng diagram na gawa ng iba. So ang gusto kong matutunan nyo na kayo mismo ang gagawa ng diagram. Kung sakali bibigyan kayo ng isang sequence or situation kung paano gagana yung mga machine, unang tingin nyo pa lang, maiisip nyo na, naglalaro na sa isip nyo agad kung ano ang diagram na gagamitin nyo. So para magawa natin yan, kailangan lahat ng component ng motor control malalaman nyo. So, bali may relay na tayo. Na-discuss ko na sa inyo about relay. Na-discuss ko na rin sa inyo about contactor. So, ngayon naman guys, ito naman yung pag-uusapan natin. Ano ba ang gamit or paano ba gumagana ang isang kagaya nito? Timer relay, mga relay, at saka yung contactor. So, napakahalaga ito guys. Kaya, although guys, yan, may ipapakita ko sa inyo, yan yung update natin sa motor control. So, okay na, tapos na yung motor control natin. So, waiting na lang tayo, gagawan ko na lang ng video. Pero naisip ko kasi, na kung gagawa lang ako ng video, tapos hindi ko ituturo sa inyo kung paano yung mga basic function at saka paano gumagana yung mga component na ginagamit natin, useless din. So, ang gusto ko kasing matutunan nyo, kung yung kayo mismo ang gagawa ng diagram. Bibigyan lang kayo ng sequence, bibigyan lang kayo ng situation kung paano gagana yung machine, paano mo paganahin yung motor. So, bali, ma-analyze mo na agad yun kung paano mo gagawin. Kung alam mo lahat ng function at saka paano gumagana yung timer, relay, at saka yung contactor. At saka marami pa tayong pag-uusapan na iba guys. So, dito lang muna, so ito lang yung basic na ginagamit, pati yung push button. Siguro, ihabol ko na lang din yung push button sa inyo guys. Magkakaroon lang tayo ng maikling video regarding doon para at least alam natin yung push button, selector switch, at saka yung indicator, buzzer. So, bali, pagsamahin ko na lang sa isang video yun. So, yun nga. Yun yung gusto kong ma-achieve sa inyo. So, kaya tinuturo ko sa inyo bawat component muna bago tayo mag-touch ng motor control, yung mga component muna ang pag-aaralan natin. So, ngayon, ang hawak ko ngayon ay isang Braneto Anli timer switch na may timer relay na may 8 pins. So, nandito guys, na makikita nyo na rin, dinikit ko na dito sa table yung diagram mismo kasi ito yung pag-uusapan natin mamaya. Kung paano natin iti-testing? Paano nga ba ito gumagana? Or, ano ba itong sign na to? Ano ba ito? Ganito. So, i-explain ko sa inyo lahat-lahat na yan para mas madali sa inyo maintindihan. So, bali, ito yung pinaka-base nung timer natin. So, makikita nyo dito, guys, may numbering tayo. May 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, at saka 6. Dito naman sa diagram natin, guys, yan, makikita nyo rin na may ano tayo dyan. May numbering din tayo dyan. So, hindi tayo mawawala. So, ang kailangan lang, guys, bago mo isalpak, huwag mong pilitin. Kailangan, may guide kasi ito, guys, ito, gaya nito. Yan, makikita nyo, may guide yan. Kung dito, mayroon din dito. Yan, so, alam nyo na kung paano siya isalpak. So, ganyan. So, dito naman tayo. So, sa dito sa harap mismo ng timer natin, may mode tayo, which is A or B. Ito yon. So, pwede mo siyang, ito guys, toggle switch. Pwede mo siyang i-switch to A. Tapos, i-switch to B. Tapos, yung may indicator light din siya. Ang pag nagbiblink yung ilaw, guys, hindi niya pa na-reach yung time na sinet mo sa kanya. Tapos, pag nag-standby na yung kulay red, ibig sabihin yan, na-reach niya na yung time. So, dito, may maliliit din tayong mini toggle switch. Itong M stands for
minute, tapos yung S, second, at saka yung 30 at saka 3. Bakit 30 at saka 3? So makikita nyo dito sa analog, guys, 30 at saka, pwede mo siyang gawing 30, pwede mo siyang gawing 3. Yan, yan. I'm sorry, medyo blurred. So yan, makikita nyo dyan. Yan, tapos nilagyan ko na rin ng wire, guys, para mamaya ititester natin isa-isa. Dito naman, guys, aside from diagram, makikita din natin dito kung yung ampere rating nung timer natin, kung ilang amperes ang kaya niya, tapos yung contact niya, kung ilan yung ilang amperes yung contact niya. Tapos makikita din natin dito kung ilang voltahe ba ang supply ng coil mismo. Tapos dito makikita din natin kung resistive load ba siya. Tapos dito makikita din natin kung ilang hertz, 50 hertz ba or 60 hertz. So itong timer natin, guys, yung AC yung supply niya 200 to 240 volts, tapos yung hertz niya 50, tapos 60 din. Tapos ano pa bang ibang makikita natin dito? So yun lang naman, guys, ang mahalaga kung halimbawa bibili tayo ng timer. Yun lang naman yung isa din yun sa mahalagang nating malaman, kung ilang amperes ba, tapos ilang pins. Tapos dito makikita din natin, guys, kung ilang INO at saka INC. So yan, makikita natin dyan. So dito, guys, sa timer natin, mayroon tayong dalawang normally close. Either ito or ito, hindi kasi pwedeng pagsabayin yan. Yung A or B, so may dalawang normally close, tsaka may dalawang normally open. So ngayon, siguro nagtataka na kayo, bakit nagkakaroon ng mode A or B? Ano bang ibig sabihin nito na walang triangle? Makikita nyo dito, guys, sa diagram ng timer natin, bakit wala siyang triangle, hindi kagaya nito, hindi kagaya nito. So ngayon, ito, bago tayo dyan, ito muna, guys. Bali, itong 2 at saka 7 natin, ito yung manggagaling sa source natin. Kumbaga, pag sinupplyan natin to, siya kagagana yung timer natin. Sa kanya, i-on and off yung mga contact natin dyan. So, bali, yung 1 at saka 8, ito yung common ng, ano ba, itong 8, ito yung common ng 5 at saka 6. Itong 1, common ng 3 at saka 4. So, since na parehas lang to si 8, tsaka ito, tsaka ito, yung A natin, so, ang magkaiba lang dito, guys, yung E and B. So, ngayon, dito, malalaman natin ano bang ibig sabihin nitong walang triangle, tsaka itong may triangle. So, ito, ano na natin, i-disregard na lang natin itong nandito. So, hindi na natin itetest yung number 856. So, tatanggalin ko na yung wire ng 856, guys, para hindi tayo malito. Yan. Focus lang tayo dito sa mode na A or B. Yan. So, umpisahan natin sa B. Yan, guys, makikita nyo sa dito sa toggle switch natin na sa timer. Yan, makikita nyo. Yan, mayroon tayo dyan, may toggle switch na nasa B. So ngayon, isasalpak na natin. Tapos isiset natin ng 15 seconds, yung hindi masyado matagal, guys, siguro mga 10 seconds na lang. Yan, so tandaan nyo, guys, nasa ano tayo, nasa mode B tayo. So nakikita nyo dito, nasa B din tayo, guys. So ngayon, gamit ang tester, iti-tester natin kung paano ba yung function ng dalawang yan.
So ang ititest natin guys ito. Unahin natin itong si normally closed. So ito yung gomo natin guys, ito yung one. Yan, idikit lang natin yung timer, ay yung ano natin. Testing muna natin yung tester natin guys. Yan, so gumagana. So, i-connect natin sa ito, i-connect natin sa nandito sa 4. Ito yung 4. Yan. Kasi nga normally close siya guys, kaya tumutunog na yung ano natin, yung tester natin. Ngayon guys, bubuksan natin yung supply. Pansinin nyo guys ha, pansinin nyo. Kasi nandyan yung pagkaiba niya. Mahalaga guys na mapansin nyo yan. Ngayon, i-on na natin yung supply. Nagbibilang na hanggang 10 seconds. Antayin natin. So, nagiging 10 seconds na. So, apan ano natin, na-on yung supply natin. Binigyan natin ng supply si timer. Nung pumasok yung supply, nawala yung normally close mo. So, nagiging open na siya. So ngayon, naka-on na yung ano natin guys. Naka-on na yung timer natin. So, iti-tester natin yung kabila naman. So, ito na ngayon yung normally close. Ito wala na. So, ito na. So, yan. Dito ulitin natin guys. Dito naman tayo sa ang iti-tester naman natin yung 3 at saka 1. Patayin lang natin yung supply guys. So yan, i-on natin yung supply. Pansinin nyo rin yung indicator natin ng timer guys. So pagkapasok pa lang agad ng supply, nag-normally close na tong number 3 natin. Tapos ngayong na-reach na yun yung time na nilagay natin, walang nangyayari. So, dito sa mode na B guys, hindi siya, wala siya sa time. Hindi siya kasama dun sa time na nilagay natin dito sa timer natin. So, nagbe-base to, pag sinuplyan mo yung ating timer, saka siya naglilipat. So, ngayon, dito naman tayo sa A. So ililipat na natin yung mode guys, ilipat lang natin sa A. Yan. Tapos ang iti-tester natin ngayon, unahin natin si 3. Ito si 3. Unahin natin 'yan. Ngayon, i-on natin yung supply natin. So hindi siya nagpalit. Antayin lang natin guys hanggang ma-reach nyo na yung time na nilagay natin. So yan, na-reach nyo na yung time natin, saka tumunod yung tester natin. So, ibig sabihin, nagpalit lang sila ng contact pag na-reach na yung time na nilagay natin. So, patayin muna natin uli yung supply natin guys. So, ililipat naman natin dito sa number 4. Ito guys, ito. So, ito naman ang iti-tester natin. So, nakakonect siya ngayon sa 1 natin at saka sa 4. So, yan guys, nakapatay yung ano natin, circuit breaker, yung power natin. Tumutunog na yung tester natin. So, ibig sabihin, tama tong normally close niya. So, ngayon, susupplyan natin. Antayin lang natin magbilang hanggang 10 seconds. Yun, so nawala. So sana guys napansin nyo kasi ngayon i-discuss naman natin kung paano. Ano ang pinagkaiba?
So dito apan doon sa testing natin, ang pinagkaiba nito at saka ito, itong B nagpapalit siya ng contact pagpasok pa lang ng supply. So pagkapasok ng supply, nagpalit na siya agad ng contact. Ito namang A, nagpalit siya ng contact nung na-reach niya na yung time na nilagay natin dun sa timer. So ito yung pinagkaiba ng dalawa. So kumbaga marami kayong choices pag nasa ano na kayo, pag gumagawa na kayo ng motor control or ng or diagram, mapapansin nasa isip niyo na na pwede pa lang pagpasok ng supply magpalit agad yung contact. So yan, makikita natin na kumbaga parang dagdag kaalaman na rin natin guys, na wag pag nag ano tayo, pag gumawa tayo ng diagram, nandun na yung kaalaman natin regarding sa timer. So hindi na tayo mahihirapan. So may marami tayong choices dito. May mode tayo na A or B. So nasa inyo na kung sa tingin nyo ba anong paggagamitan nyo, saan ang pwede i-apply itong B at saka A. So laro-laruin nyo lang guys, at saka marami kayong pwedeng gamitin, paggamitan nito. So itong dito sa kabila, hindi na natin i-disregard na lang natin yan kasi same lang siya sa mode na A. So yun guys, yun lang naman yung mahalaga dito. Malaman nyo kung anong pinagkaiba ng contact nito, kailan siya gumagana, kailan sila nagpalit ng contact, pinagkaiba ng A at saka B, yun lang naman yung medyo importante dito. So guys, ini-encourage ko pala kayo na i-like nyo rin yung page natin, FB page natin, Jun Aux TV din, kasi from time to time nagpo-post din ako ng mga important guidelines noon doon, at saka yung mga importanteng guidelines guys, makikita nyo rin doon. So make sure na i-like nyo rin yun kasi yung ibang diagram pinopost ko din doon. Kaya malaking tulong din sa inyo pag ni-like nyo yung page natin para updated kayo kung ano yung ipopost ko doon. Ano yung pag nag-ano kasi ako guys, pag nagsasurfing ako sa internet, once na may makita akong helpful na diagram or wire color coding, ampacity ng wire, siguro from time to time magpo-post din ako doon kung ano yung mga nababasa ko sa Philippine Electrical Code. Ipo-post ko din doon para at least alam nyo rin. Mamimili lang ako ng mahalagang article doon sa Philippine Electrical Code na ibabahagi ko din sa inyo. So make sure na i-like nyo yung page natin, Jun Aux TV din. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. This is Jun Aux TV. See you in the next video.